Guys, this is Mark Cruz from Isuzu Taytay. Today's video is i-discuss ko tungkol dito sa coolant ng Isuzu Travis. Actually, kahit anong sasakyan, applicable to basta't merong radiator at saka may reservoir. Ngayon, mapupunan nyo yung level ng coolant natin is malapit sa max. So, ang coolant level is at least pasok dyan sa maximum level at saka sa minimum level. Once na bumaba ng minimum level, medyo kailangan na natin mag-top up or possible baka may problema yung cooling system. So this time, malapit naman sa max yung level ng coolant natin. Yung engine pala nito is malamig, hindi pa ito na-start. So kakapunta ko lang dito sa unit. Once na in-start mo yung unit na yan, syempre, yung pinaka-operating temperature niyan, magkakaroon ng konting pressure dun sa may radiator, tapos ilalabas niya yung konting coolant dun, at papasok yun dito sa reservoir. So, possible to umangat kapag halimbawang nasa operating temperature na. Pero once na halimbawang lumamig na yung engine, yung coolant na inilabas ng radiator, isihigupin ulit yun pabalik ng radiator. Ngayon, ganun lang naman yung flame ng coolant niyan. Ngayon, kung sakasakali na mapunan nyo na bumaba ng gusto yung coolant kahit malamig na yung engine, pwede kayong mag-top up ng tubig. Actually, distilled water po yung dapat natin gamitin kapag magta-top up tayo ng coolant. Absolute or Wilkins, yan, good yan, kasi distilled water yan. Huwag tayong gagamit ng mineral water or mga purify water kasi may mga minerals siya na kung alam niyo yung takore o yung initan ng tubig, di ba? Mostly ang ginagamit natin doon yung mga tap water or mineral water. So mapupunan niyo para nagkakaroon ng simesimento, di ba? Yung pinaka paligid kung saan umiinit. So ayun, once na tap water yung nilagay natin, possible bumara yun sa radiator yung mga fins niya kasi maliliit lang. So pag bumara yan dun, so yung cooling system niya is magkakaroon ng diferensya. Kaya ang ilalagay lang po natin is distilled water. Ngayon may nagtatanong, pwede bang coolant din ang i-top up ko? Actually, pwede naman. Especially kung alam natin yung brand ng coolant na gamit ng sasakyan natin. Huwag na huwag tayong magta-top up ng ibang coolant, ibang kulay, kasi baka magkaroon ng chemical reaction, makasama sa makina natin. So kung di natin alam yung coolant or yung brand ng coolant na nakalagay sa engine natin, mas mabuti po kung distilled water na lang yung i-top up natin. And then kapag bumaba ng husto yan, halimbawa within 1 week nakita nyo bumagsak ng todo, malamig na yung engine pero napunan nyo, nagbawas talaga siya ng sobra, mas maganda po kung dalhin niya natin sa dealership yung sasakyan para ma-check up or ma-diagnose kung ano po yung problema ng system, kung bakit bumababa yung coolant. So, sa may mga tanong pa regarding po dito sa coolant ng sasakyan, feel free to ask me or comment lang po kayo below or hanapin niyo ako sa Facebook, Isuzu Mark Cruz. Thank you for watching. Sana nakatulong.